Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagbati, pasasalamat, pagluluwalhati, ipinapaabot ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At dobling paggalang po ang aking pinaabot din sa tao ng Diyos, sa propeta ng Diyos, ang ating mahal na pastor. And we always cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, beloved Mama Dear. And I'd also like to extend my respect to the whole Almeda family po, beloved Almeda. Praise the Lord po. At bumabati rin po ako sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. I'm nice ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoon. Last Wednesday po, nagkaroon yung unang atake po ng father ko. Nagulat po kami Saturday po. Bigla na lang po siyang nahilo. Tapos, excuse me po sa mga kumakain, nag-vomit po siya. Sobrang dami. Hindi namin alam bakit nagkakaganon siya. Tapos nawalan po siya ng malay, mga minamahal. So, kami nataranta kami. Hindi namin alam kung gagawin namin. Pagkatapos po namin mag-pray at ilayan sa aking beloved father, itinakbo po namin siya sa pastoral house po natin. Kasi yung mga kapitbahay namin, nagkakagulo sila, gusto nila dalhin sa hospital yung father ko. Sabi namin, kami na po yung bahala kasi nag-iiyakan po sila dahil wala na nga pong, halos wala na pong buhay ang aking beloved father. Nung pagating po namin sa pastoral, mga minamahal, nagpabaka prayer po kami at nagpapanalangin po kami sa ating minamahal at ginagalang ng mahal na pastor. Pagating po sa pastoral, mga minamahal, on the way kami, mga minamahal, nagkaroon ng malay yung aking father. Hallelujah, praise the Lord. Tumaas po pala ng sobra yung kanyang BP, mga minamahal, na sobrang taas. Hindi naman po siya high blood. But at that time, siguro sobrang init ng panahon at sobrang pagod. At medyo may katandaan na rin po yung aking beloved father. Nung inatake po siya ng high blood niya, mga minamahal, nawalan po siya ng lakas, talagang hindi na siya makatayo, hindi na siya makapagsalita. Parang nawalan po siya ng nandiwa, ng consciousness, mga minamahal. So nag-pray kami sa mahal na Panginoon. Although nang bumaba yung blood pressure ni Papa, nagkaroon siya ng malay. Pero grabe, tinas pa rin na mahal na Panginoon yung aming pananampalataya, mga minamahal. Pagdating namin sa bahay, pag-uwi namin, yung Papa ko, nagdi-delirio siya. Hindi namin alam kung ano nangyayari talaga sa kanya, mga minamahal. So nagpipray na kami sa mahal na Panginoong Jesus. Lumipas yung Monday, Tuesday, Wednesday, nagkaroon uli ng second attack, yung episode na attack yung Papa ko. Hindi namin talaga alam, mga minamahal, kung anong karamdaman niya. Noong time na yon, mga minamahal, bigla na nag-straight si Papa, talagang nawalan siya ng buhay. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi pa namin kayang mawala yung beloved Papa ko. Alam niyo, mga minamahal, kasi noong time na yon, dahil panggabi ako, nagising ako, nagkakagulo sa bahay. Ba't nagkakagulo? Yung pala yung aking beloved father, wala na pala siyang buhay, mga minamahal. Yung unang-unang instinct na naisip ko noon, mga minamahal, lumuhod ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ibalik. Alam kong walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Pero kung hindi man, ibinibigay naman namin yung buhay ng aking beloved Papa sa mahal na Panginoon. Pero noong time na yung mga minamahal, talagang nanampalataya kami sa mahal na Panginoon. Nagpuri kami, mga minamahal. Lumipas sa ilang minuto, mga minamahal, gumalaw yung beloved father ko, mga minamahal, bumalik yung buhay niya. Salamat sa mahal na Panginoong Jesus. Unti-unti binabalik na mahal na Panginoon yung kalakasan ni Papa. Nakakapagsalita na siya, mga minamahal. Although hindi siya makatayo, pero grabe ang mahal na Panginoon. Alam kong pagsubok sa pananampalataya namin yun, pero inaasa namin lahat sa mahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat ako sa bawat minuto ng buhay ng aking beloved Papa hanggang sa mga oras na ito. Nananampalataya kami na patuloy siyang pagagalingin at palalakasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa panalangin na ating ginagalang at ginamahal na mahal na Pastor. Hallelujah. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon way back 1991 na makakilala kami sa ating mahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ng banal na gawain na to. Alam niyo, mga minamahal, nung amasibo ang aking beloved mother, may karamdaman po siyang greater. Noong time na yon, mga minamahal, yung abang lingkod ang bunso sa aming magkakapatid. Ang sabi ng doktor sa kanya, hindi ka na pwede mag-anak kasi i-risk mo yung buhay mo kung mag-aanak ka pa, magkakaroon ka pa ng another child. Pero noong time na yun, mga minamahal, sabi na aking beloved mother, gusto niya magkaroon ng isa pang anak, baby boy. Sabi niya, mahal na Panginoong Jesus, alam ko naman tunay ka sa banal na gawain ito, bigyan mo ako ng baby boy. Noong time na yun, mga minamahal, yung aking beloved father is naging mauusig ng ating banal na gawain. Pero dininig na mahal na Panginoon ang panalangin ng aking mahal na ina. Although, babae po yung pinanganak, nagkaroon pa rin po kami ng mga lalaking kapatid, sumunod po doon. Pero nung time na yung mga minamahal, binigyan po kami ng isang baby girl. Nagkaroon po siya ng karamdaman at naging daan upang makakilala sa mahal na Panginoon, aking mahal na ama. Ang aking mahal na ama, mga minamahal, sobrang
taga-usik po na ating banal na gawain, pag nakikita niya si mama na nakadamit na, sasabihin ng nakapanggawain na, sabihin niya na, pag umalis ka ng bahay, wala ka ng babalikan, wala ka ng tahan ng babalikan. Pero ang aking beloved mother, mga minamahal, patuloy na naglingkod sa mahal ng Panginoong Jesus. Pero dumating yung time, mga minamahal, na yung aking mahal na ama, pinipigilan na po talaga kasi maliliit pa lang kami ng time na yon, mga minamahal. I was 6 years old ng time na yon. Pinipigilan kami magsamba, pero tinawag siya ng mahal na Panginoong Jesus. Ginamit yung aking mahal na kapatid, mga minamahal, nagkaroon siya ng karamdaman na hindi mawari ng mga doktor. Pinadoktor yun ang aking beloved father, 2 specialist ang doktor sa balat. Pero sabi niya, walang kagalingan yung karamdaman ng aking mahal na kapatid. Noong time na yun, mga minamahal, natutulog yung aking beloved mama. Ginising siya ng aking beloved papa. Sabi niya, ma, di ba sabi mo nagpapagaling ang Diyos dun sa pinaglilingkuran mo? But di natin subukan? Alam niyo, mga minamahal, dinala namin sa pastoral house ang aking mahal na kapatid. Pagdating niya sa pastoral house, mga minamahal, inilayans yung aking mahal na pinatanggap yung aking mahal na papa. First time in my life, mga minamahal, kasi aking beloved papa, aspiring to be a policeman, yung aking beloved papa, hindi talaga yun siya umiiyak. Kahit namatayan kami ng mga kamag-anak, hindi siya umiiyak. Noong time na yun, mga minamahal, tumanggap siya sa mahal na Panginoon, grabe yung uyak niya sa mahal na Panginoon. Nagsisisi siya sa mga kasalanan niya. At kinagabihan, mga minamahal, ang pabautismo niya aking beloved papa. Kinabukasan, mga minamahal, parang walang nangyari dun sa sakit na aking mahal na kapatid. Pinagaling siyang lubusan na aking mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At hindi po rin natatapos sa mga pagpapala ng mahal na Panginoon. Nung last pandemic po, mga minamahal, alam naman po natin na mahirap ang buhay, mga minamahal, nung time na yon. Pero sa mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi ko nga alam kung saan nagagaling ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Yung aming mga kapitbahay, mga minamahal, hindi magkamayaw sa pagkuha ng mga ayuda. Pero nung time na yung mga minamahal, hindi kami lumalabas ng bahay. Kapag banal na gawain natin, nagbabanal na gawain din kami sa aming tahanan, hindi kami lumalabas. Pero mga minamahal, talagang grabe magpalang mahal na Panginoon Jesus. Hindi kami pinagkulang ng mahal na Panginoon Jesus. At isa pang pagpapala ng mahal na Panginoon, kahit na during the pandemic, binigyan kami ng mahal na Panginoon ng isang brand new sasakyan. Kaya grabe magpalang mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Yeah, nagagaling sa ating mahal na Panginoon Jesus. At recently lang po, mga minamahal, nakatanggap ako ng email sa management na medyo na curious ako, mga minamahal, kasi yung title niya nakalagay confidential, keep it private, sabi niya ganoon sa subject ng email. Binasa ko siya, mga minamahal, no, binabasa ko siya, hindi ako makapaniwala. Kasi alam ko naman, mga minamahal, nagtanggal kami sa operation namin. Ilang tauhan po yung tinanggal namin sa amin. Kasi talagang yung business, nagsasuffer po talaga ng loss because of the pandemic. Noong time na yun, mga minamahal, hindi ako makapaniwala kasi binabasa ko siya. Sa lahat ng empleyado ng aming kumpanya, mga minamahal, nag-iisang yung abang likod, tinaasan ako ng sahod ng mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Grabe magpalang mahal na Panginoon Jesus. Lahat yan, sa una panalangin ng ating minamahal, ginagalang ng mahal na pastor. Sa kanyang panalangin, ang mga minamahal, sariwain ko lang din po, nung kami po yung mga bata pa, nung I was youth choir, singles choir, kapanahunan po na maraming krusadang bananagawain. Naalala ko yung sinasabi lagi ng beloved mama dear, mga anak, ang pag-aaral ang dyan yan, pero unahin lagi ang mahal na Panginoon Jesus. Unahin lagi lang sa banal na gawain. Hindi na nawala sa isip ko yung mga minamahal. Kaya lahat ng pagpapala na meron kami ngayon dahil sa mga turo ng mga magulang natin sa mahal na Panginoon Jesus. Salamat, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat. Hallelujah. Hanggang dito na lang po ang lahat na kapurian at pasasalamat sa tangin sa mahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah.